everyone, and live na tayo. Good afternoon, everyone. Welcome to another session of Chess Success. This is Anna Soriano. If you're watching, say hi sa comments and kung saan kayo ngayon para malaman naman namin ni Mary Jane na may nanonood. Hi, so ayan, today's... Ay, wait lang, nag-feedback yung ano ko. Feedback yung phone ko. Inopen ko bigla. So yan, today's guest is another VA bootcamp student, a wife and a mother of three kids. She's a former bank teller turned e-commerce dropshipping VA. So please welcome Mary Jane Samantila. Hi, MJ. Hi, Mary. Hi, everyone. Magandang hapon po sa inyong lahat na nanonood. Kung meron man. Mukhang meron na meron. Marami-rami na rin. Andiyan na si Jason. Nauna siya. Oo nga, boss. Nakita ko nga. Sa atin naman. So, yeah, mga meron 22 viewers. Magka-hi muna ako sa kanilang lahat. So, hi muna tayo. Si Chinita. Hi to Jane. Oh, kilala mo yan tato. Si Chinita. Ah, oo, Carson. Ayan. Si Alan, si Aileen. Hi. Hello. So, Mary, kamusta ka naman? So, kakausap lang natin, di ba, kagabi? Kinamusta ka agad. Kamusta naman? Kinakabahan ka ba? O kakabahan? Nakabahan ako. May yain po kasi ako talaga sa personal buti ako na lang. Din, Mary. Huwag maniwala ka. So, start tayo. So, kwento mo naman sa mga nanonood ang iyong buhay bago ang freelance. Yes. Bago ako nag-freelancing, video teller po ako 7 years. And then, before that, syempre, yung gusto ko sana din muna i-share yung childhood ano ko. Kasi syempre naniniwala ako na kung ano tayo ngayon, syempre meron yung cost dahil nung bata ka, ganito ka, ganyan. Kasi po nung yata ako, nung bata pa ako, wala akong father. So, single parents. Hindi ko nakilala yung tatay ko. Actually, my father is US Navy. Apo, nakilala sila ni mama sa Olonga po. Before kasi ata maraming ano doon, maraming space. Mga US space na doon nagsistay sa Olonga po. Ayun, nag-work si mama sa isang restaurant po. Nalala niya si Papa. Hindi, naghiwalay sila, pero meron akong kapatid na nung time na naghiwalay sila, tag-isa sila ng anak. So, yung kapatid ko, sinama ng tatay ko, tapos ako, kasama ko ng mama ko. So, lumaki ako sa lola ko. Kasi si mama, nag-work siya sa isang, sa factory. So, isa siyang factory worker. Hindi masyadong ano yung buhay namin. Hindi masagana. As in, ano lang, kung ano lang yung meron. And then yun, dun ko na-realize na baka hindi ako makatapos. Tapos, elementary, nalala ko nung grade 1 ako, tinatanong ako ng teacher ko kung sino yung tatay mo, sabi niya. Tapos buong classmate ko nakatingin sa akin. And then, parang feeling ko, nakakahiya yung sitwasyon ko. So parang nag-cry ako, umiyak ako sa harapan ng marami. Sa kalahat ng classmate ko. Tapos doon nag-start na naging mahihiyain ako. Okay. Parang nagkaroon ako ng intimidate sa sarili ko. Parang feeling ko, nakakahiya ako. Parang nagkaroon ka ng inferiority complex. Ganun. Mm-hmm. Then, ayun. Tapos, elementary, high school, naging mahihiyain ako. Hindi akong friends masyado. Tapos, ilap ako sa mga tao. Hindi ako nakikisalamuha. As in, ano lang ako eh, alam mo yun, yung tahimik lang ako. Tapos yun, college alam na. Alam ko yun, paano maging tahimik? Joke. Tapos po, high school, ganun din. So parang yung childhood ko, hindi masyadong ganun kasaya. Naging masaya lang ako nung college na. Tapos na-realize ko na, hindi kaya ng mama ko ako pag-aralin. Tapos, gusto ko talaga nursing yung course na pangarap ko. Pero, mahal ang nursing. Kasi yung uso nun eh. Oo, yun yung parang. Gusto yung dati, di ba? Lahat nag-nursing. Di, wala. Ako, nag-enroll ako sa maliit lang na na computer school sa Monumento. Kasi taga Quezon City po ako eh. Tapos, first sem, okay. Okay naman. And then next sem, second sem na,
Nag-apply na ako, nag-work na ako. Sabi ni Princess, buti daw hindi ka nag-nursing. Oo, nursing man. Oo, di ba? Pareho kayo. Dapat. Tapos, sorry, batin ako. Tapos, ano, nag-enroll ako na lang ako sa school. Sabi ko sa sarili ko, kahit ano na lang, basta lang ako makagraduate. So, nag-enroll po ako ng computer science. Okay. In demand din yan, di ba? Oo, yung time na yun. In demand siya, computer science. And then, hindi ko siya gusto. So, ginawa ko, napabayaan ko yung pag-aaral ko. Kasi nag-o-work ako eh. Cashier ako sa Chowking. So, after nun, na-stop ako ng isang SEM. Nag-focus ako sa pagtatrabaho. And then doon ko na-realize na kailangan kong graduate. Kasi ang dami doon sa work namin, ang tatanda na staff pa din. Uh-oh. Ang tatanda na nag-crew pa din, nag-share pa din. Sabi ko, ayokong maging ganito. Ayokong tumanda dito. Tapos may mga nakikita ko, manager ang babata pa, fresh graduate, ganyan. Doon ako na-inspire. Sabi ko, gusto ko makatapos. Gusto ko makatapos ng pag-aaral. And then, bumalik ako sa pag-aaral. Next, another SEM. Nag-enroll ako, doon pa rin sa school na yun, pero ibang branch. Course. Ah, ibang branch. Okay. And then, ibang course na din. Okay. Business administration na ako. Recto branch naman. Mm-hmm. Tapos ayun na, nagtuloy-tuloy na siya, nagpanggabi ako kasi nag-work ako noon eh. Ang classic ko, 6 p.m. until 9. Ganun. Tapos sa umaga, Ba't lang ako, Mary? Nga pala, meron pala si Mary na share na PDF file ng apps, tools, and platforms about e-commerce. So kung gusto mo maging e-commerce na VA, so makakatulong yon. So share this interview and comment share para dun sa free PDF file ni Mary. Okay. Forgot. Sorry. Share. Po. And then yun, nag-aral ako, nagpatuloy ako sa pag-aaral. And then, nung 4 years ako sa Chowking actually, palipat-lipat lang po ng branch. May Kalaw, may UN Times, nag-Raytan, nag-Abelita. Nag-tour ako kasi sa Manila po. Ang daming Chowking, di ba? Ayoko na mag-Jollibee, mag-Greenwich. Kung saan ako sanay, doon ako. Punch, ganyan. Nakatayo, nakakapagod. Pero okay lang. And then after graduation, sinwerte po na hinara ko ng nung last ko na branch. Pinagtrabuhan na branch. Nagtahan. Lapit sa ano? Malacanang. Marami kaming customer taga Malacanang. Ayan, ang dami na nag-share. Thank you. tapos, yun, naging manager ako, nag-training ako, natupad ko yung pangarap ko, di ba? Nakagraduate ako and sobrang fulfilled ko na nung time na yun. Kaya lang, sobrang stressful yung work. As in, papasok ako ng 2 p.m. until 10. Midnight. Makaka-uwi ka 11, 12. Kasi magdidinis pa kayo, ganyan. Oo. Nakakapagod to the point na nagkakasakit ako. Meron akong time nun na umubo na ako. Pero wala ka pa nitong asawa, di ba? Wala ka pa asawa. Wala pa. Dalaga pa ako nito. Parang nagkasakit ako yung pag-ubo ko. May blood. Natatakot ako. Doon ako nag-isip na ayoko na dito. Gusto ko na mag-apply work. And then nag-apply ako sa JobStreet. Nakita ko yung hiring CDDO. Mm-hmm. And nag-apply ako online. Tapos nag-reply naman sila after ilang days. Anong year yun yung nag-work ka sa Nag-apply ako sa BDO 2011 din. 2011. Apo. And then nung nag-apply ako after mga ilang days lang, nag-reply sila and then punta ako for interview and for exam, nakapasa naman, and then job offer na, tapos medical na, and then sabi ko alam nila na currently employed ako eh, so hinintay nila ako
sige, mag-ano ka pa sa kanila ng resignation. Hintayin ka namin. And then after 30 days of resignation, nag-start na ako sa kanila April 2011. Uh-huh. And then yun, tuloy-tuloy na. Tapos nagpa-assign na ako noon sa Cavite. Kasi, di ba, from Magtahan, nung nahire ako sa BDO, sabi ko, gusto ko sa Cavite area. So, in-assign nila ako sa Cavite area. Yun. So, doon ka ba nakatira na noon, nung time na yun, sa Cavite, nung nagpa-assign ka? Hindi pa? Nag-board ako po. Nag-board ako sa Cavite. Kasi, isa rin po sa naging problem ko is, nag-search kami talaga Cavite. Pag-gabi na sa third day night, umuwi kami dito. Eh, minsan nakakapagod na gabi ka na uwi. Tapos mag-church kami. Tapos, kinabukasan after service, pabalik na naman ako ng Manila para pumasok ako, naka-uniform na ako. Tapos yun, kaya nagpa-assign ako ng Cavite para dito na ako mag-church. Tapos dito na rin ako, nag-board lang. And then eventually, nagpakasal lang kami ng asawa ko 2012 after a year. Uh-huh. And then nagkaroon ako ng miscarriage same year nung nagpakasal kami, June. Uh-huh. July August yan. Nung nalaman ko buntis ako, hindi ko alam na buntis ako nung nalaman ko na wala na siyang heartbeat. Hindi ko alam kung nagka-heartbeat ba siya or something, pero nung nagpa-ultrasound kasi nagpunta kami ng Palawan eh. Nag-honeymoon. Nagtatatalon ako. Ang dami na activities doon. Napagod ako. Baka yun. So, sinisisi ko yung sarili ko. Kaya siguro siya nawala kasi ganito, ganyan. And then yun. Nung nagpa-check ako, nagpa-ultrasound ako, nakita nga na walang heartbeat. Pero binigyan siya ng chance. Sabi niya, of course, balik ka after 2 weeks. Tingnan natin kung baka magka-heartbeat siya. And then, after 2 weeks, pagbalik namin, nagkaka-hemorrhage na siya. Oo, yung blood, kailangan na siya tanggalin. Kasi sobrang delikado na. Delikado na siya. Tapos yun, pag-uwi ko ng bahay, sobrang iyak na ako. Iyak na ako ng iyak. Sabi ko, ano ba? So, na-ano ka noon? Sabi ko na kasi na-raspa ka noon nung day na yun. Nagyan ako ng doktor ng papel. O, imerecho ka na ng emergency. Kailangan patanggal yan kasi delikado nga. Pero outpatient ka lang no? Outpatient lang naman pag nirarast pa usually. Ano, nagstay din ako doon 1 day lang. Pero, kinabukasan ng uwi ka na. Oo. Ano kasi siya eh, operahan ka din. Parang tulog nga ako eh. Actually, na-experience ko din yun. Narast pa ako doon sa third na baby ko. Kaya alam ko din yung feeling. Ayun. And then... Para siyang kasing bubok eh. Hindi siya na-develop. Ganun din yung sa akin. 2 months lang. Walang heartbeat. Depressed ako nun eh. Sobra. Tapos nag-render ka pa ng maternity leave. Oo. Anong gagawin ko sa bahay? Wala naman akong anak. Maalagaan, di ba? Parang sobrang ang sakit sa dibdib. Oo. And then, gusto ko na magka-baby. 2012 yun. 2013, wala pa din. And then hanggang pumasok na yung 2014. Every month yun, minomonitor ko yung menstruation ko. Nagpaalaga ako sa infertility doctor. Ang dami kong pinatest. Ang dami namin pinagawa. Hindi lang kami nagpa-sperm count. Kasi ayaw ng asawa ko. Ayaw niya kasi... Ayaw niya yung malaman. O basta. Hindi kasi. Gagawin mo siya sa hospital. Okay. Gagawin na namin eh. Yung punta na kami ng laboratory. Dali, dito ka na sa... Sabi niya, ayaw, nabababuyan ako. So, hindi siya natuloy. Pero yun lang. Pero the rest po na gawa namin. Ganyan. Pati yung pagkain po, at ultimo yung pag-iinom niya, tsaka yung pahiririn niya, binagawa yan namin. Parang may vitamins kang kailangan inumin, no? Kasi meron din akong hipag na ganyan. Oo, tama. Oo, meron kang mga iiniinom, ganyan. Para yung mga cells mo maging healthy. Tapos, yun nga, pray ako ng pray, Lord, sana magka-baby na kami. As in, I cry out talaga sa Lord para bigyan na kami ng baby. Every Sunday, pinag-pray ko, ganyan. Until one day, hindi ko na-monitor yung mens ko kasi March yun eh.
March siya, namatay yung ganun po. Na-hospital muna siya for how many days. Mm-mm. And then, hindi, naging busy kami ganyan. Tapos, namatay nga siya. Sa burol, nararamdaman ko kakaiba. Parang hapti ng chan ko. Hindi siya normal. Tapos, dun ko nalaman na buntis pala ako. Tapos, sabi, eh, pag may nawala, di ba? May kapalit. Oo, may blessing na dumating. Ano ko, thank you. Ako, Lord, kapalit. Yun yung time na yun. And then, hindi ko alam kung magiging masaya ba ako. Malungkot. Kasi, di ba? Pero, yung feeling na ganun. Pero, yun nga, tinanggap namin, pati yung baby, di ba? Hindi happy naman ka. Tapos, nung 2014 na anak ako, November, sa panganay kong anak. November, December, nawala ng work yung asawa ko. Sa Jollibee, natanggal siya. Sobrang hirap kasi ako na lang yung nag-work. Ang dami namin gastos. Ako na lang yung nag-work. January, February, March. Mm-mm. May nakita ako networking sa online. Mga guilty tayo sa networking, no? Tayo mga mothers. Ako din, ang dami ko nasalihang ganyan eh. Ang dami ko rin nasalihan. Actually, nag-yusan ako. Before. So, hindi ka naman nag-royal. Hindi na. Yun yung tanong. Ayoko na. Napagod na. Okay. Hindi naman ako bumabal. Hindi mo bumabalik. Pero hindi ka rin nagtanda. Bandang huli na lang. Etong last talaga, matindi. Ibang level. Kasi 46,000 pesos yung invest ko sa kanya. Hindi siya biro. Malaking pera siya. Grabe, no? Nangangailangan pa kami. At pinangutang ko lang siya. Hindi siya namin pera. Ayun. Pinangutang ko lang yun. Tapos, kasi nga, they promise na babalik siya. Babalik. And with 30% interest. So, nakakabulag siya. Sabi ko, too good to be true. And nakikita mo kasi na may mga tao na bumabalik din at may mga ano na 30%. Yun pala, nung nag-join ako, pabagsak na sila. Pabagsak na. So, hindi mo nagamit ng pag-Google at pag-search tungkol dito sa... Hindi na. Nung nag-join ako sa kanila, wala nang nag-join ulit. So, hindi na na-replenish. Ganun naman yun, di ba? Parang kung sino yung naman na, yun ang swerte. Yung huling nag-join, ayun ang kawawa. Wala na. Hanggang ang dami na rin hindi nabayaran. Oh. So, nilet go ko na lang. So, in short, wala kang napala dun sa investment. Wala akong napala. Kahit peace. Ang laki nun, ha? Oo. Nabaon kami sa utang. Sobra. Why, may baby ako, walang trabaho yung asawa ko, baon kami sa utang. Sobrang hirap. Mm-mm. And then, November, tapos July, same year, nalaman ko buntis ako ulit sa pangalawang baby. Tapos, sabi ko nga, pinag-pray ko kay Lord, ang daming binigay. Sabi ko, gusto pala ng baby, ah, eto pa baby. Ano? Nalaman ko buntis ako ulit. So, nagulat ako kasi... Hindi ako mabilis mabuntis. Bakit ganun? Bakit lang agad, So, walang choice. So wala pang 1-year-old si baby mo noon, diba? Wala pa 6 months. Oo, 6 months pa lang yung baby ko. Nasundan na siya. Tapos, umalis pa yung mama ko. So, naganap ako na mag-aalaga sa baby ko. Ah, so yung baby mo, yung iniiwan mo siya sa... mother mama mo. Ko nung una, yung panganay ko. Okay. Tapos nung November na, malis na siya. Mag-aasawa na pala siya ulit. Oo. Kasi nung naghiwalay sila ng tatay ko dati pa, bata pa ako, never siya nagka-boyfriend. Oo. Ngayon lang ulit. So, pinagbigyan ko. Pinagbigyan ng mother. Okay. Sa love life, para magka-love life. Tapos, kinawa ko yung pinsan ko kasi... ayokong kumuha ng ibang tao na... Mahirap magbantay. Mahirap. Doon pa lang naisip ko na mag-resign. Mm-mm. Pero, ang hirap, ayokong mawala ng trabaho. Correct. Sabi ko, sige, kunin ko na lang yung pinsan ko para siya yung mag-alaga ng baby ko. Mm-mm. Tapos, Nag-breastfeed ka ba doon sa first baby mo? Na, nag-breastfeed ka sa kanya? Nag-breastfeed ako 2 months lang. 2 months lang mix pa.
kasi tapos nung pumasok na ako, nagpapampo sa office. Nilalagay ko sa may ano kami, may ref kami sa pantry. Doon mo nilalagay. Nilalagay ko siya doon. Tapos pag-uwi, sila ko yung... Pero natuyuan din siya. Okay. So ang gastos niyan, pagka ano lang, pure ano lang, bottled. Pure, ano siya, milk talaga. Milk lang. Simpla, oo. Mahal pa naman ang gatas. Mahal ang gatas. Oo. Sinip ko siya sa mura kasi hindi ko kaya yung mahal. Nag 1 year old siya. Oo. Balikan mo na yung brand. Oo, nag 1 year old siya. Kasi nung nag 1 year old siya, malapit na akong manganak. Sabi ko, kailangan ko na mag-feed. Oo. Nung anak ako, 1 year and 4 months old yung panganay. So, mimibi ako ulit. Oo. So, gatas ulit, diapers ulit. Pasok na naman ako sa work. Sabi ko, this time, Lord, gusto ko naman sana, mag-focus sa work. Gusto kong mag-promote. Oo. Kasi hindi ako napapromote. Gawa na lagi akong buntis. Oo. 2012, diba na? Maternity leave ka. 2014, 2015. Mm-mm. Sa amin kasi pag nag-maternity leave ka, automatic hindi ka mabubromote. Oo. Sabi ko, Lord, this time, ayoko na muna. Sabi ko, gusto ko muna, gusto ko naman magkaroon ng yung career ko naman umangat-angat. Kasi nag-level 3 ako. May ganun level. Kasi pag nag-level 5, pwede ka nang ipadala for officer, ganyan. Okay. Tapos, sabi ko, Lord, gusto ko naman mag-focus sa, sa career. Tama na muna yung baby ko, dalawa, okay. Hindi mo daw kasi sinabi kay Lord kung ilan ang gusto ko. Naman. Bigay lang siya ng bigay. Oo nga. Ito ng panghingi. Dapat be specific talaga. Oo, specific. Dapat Lord, isa lang muna. Ganon. Hindi ka daw nag-numbering. Dapat pala isa na. Tapos. Ayun. Tapos. No, wala. Tapos, sabi ko, sabi ko, may mag-open na branch ng BDO. Malapit sa bahay namin. Sabi ko, gusto ko doon magpa-transfer. Saan ka pala sa Cavite? Bacoor? Bacoor ka ba? Tanza. Tanza, okay. Mm-hmm. And Tanza. Then, na-transfer ka doon? Na-transfer ko sa Robinson's General 3S kasi kabubukas lang ng Robinson's sa amin. Okay. Malapit siya sa amin. As in, tricycle lang. Mm-hmm. Tapos, nag-grant naman siya na nalipat ako. Tapos, napunta ako sa marketing department. Assistant na ako. Sabi ko, konti na lang. Sabi ko, kasi pag marketing assistant ka, ikaw may mag-open ng account, tapos loans, home loans, mag-offer ka ng mga parang kung sino gusto mag-deposit, sa mga companies ba or individual lang? Sa amin kasi yung marketing assistant sa branch lang. Sa branch lang. Mag-open ka lalabas. Hindi na. Sila yung mag-assist sa'yo, kung meron kang gusto mo mag-invest. Sila yung tatanungin mo, i-approach mo, ganyan. January 10, nanapunta ako doon. Okay. January ng 2017. Sabi ko, ang ganda, di tuloy-tuloy na siya. Until March, nag-1 year yung baby ko. Sabi ko, parang iba yung feeling ko. Parang ang hot din ng chan ko. So after another year ulit kay baby. 1 year old yung baby ko. Tapos sabi ko, punta ako CR, napabili ako sa messenger namin ng pregnancy test. Sabi ko, bigyan ko nga ako. Tapos pagpunta ako sa CR, nag-PT ako. Tapos isang buwit lang. Tapos ang saya-saya, kasi sabi ko, akala ko buntis ako. So worried na worried ako. Inapon ko na siya sa trash can. Binasura ko na siya. Pumasok ulit ako sa office. Work. Ulit ako ganyan. Ewan ko bakit after office hours, bumalik ako doon sa basura at kinuha ko yung pregnancy test. Pagkita ko, dalawa yung guhit. Na-delay lang din yung isang line. So, dalawang line positive talaga. Ayun na. Parang sabi ko, Lord, bakit ako? Bakit ganito? Bakit ganyan? Ngayon pa lang ako magsisimula ulit. Sabi ko, ang dami kong gustong gawin. Ang dami kong gustong mangyari sa buhay ko. Siyempre, hindi na ako bumabata. Ang tagal ko na sa video, 6 years na ako. Gusto ko sana ang bird, magkaroon ako ng bumandaman lang yung career ko, ganyan. So, parang
parang na-depress ako, na-depress talaga ako. Sabi ko, hindi ko siya matatanggap. Hindi ko siya kayang tanggapin. Mm-hmm. Hindi talaga. Parang ganyan. Ka-prepare dun sa pangatlong. Ang dami kong bakit, Lord, bakit ako, bakit ang dami namang iba, mag-anak, bakit hindi na lang sila, kanila na lang. Mm-hmm. Sabi kong ganun. Pero syempre, ano pala, may magandang plano pala si Lord para okay sa buhay ko. At hindi ko pa siya nare-realize sa time. Kasi sobrang, hindi mo alam eh, di ba? Kasi talaga pag may nagplano siya sa buhay mo, hindi mo talaga alam. May sarili siyang timeline. Oo, may sarili siyang timeline. At perfect yung timing niya. Correct. Diba? Hmm. Tapos yun, until pag uwian na ng time na yun, naglakad ako. As in, naglakad ako from Robinson's Channel 3S to SM Rosario. Malayo siya, hindi siya malapit. Doon kasi nag-work yung husband ko. Tapos naglakad ako kasi nag-isip ako, hindi ko alam, tulala ako, praning ako, ano ko, nasa, hindi ko alam. Lutang ka, lutang. Lutang, oo. Tapos gusto ko siyang puntahan kasi gusto kong sabihin sa kanya yung, gusto kong pagplanuhan na namin, ano bang gagawin natin dito? Diba, parang ganun, parang lakad ako. Tapos pag-uwi namin sa bahay, niyaya ko yung panganay ko eh, dalawang taon na siya eh. Tara, takbo tayo. Migot kami buong subdivision namin. Migot kami. Pagod na pagod ako. Binabot ko yung sarili mo. After noon, nagpunta pa ako sa... Ay, naglaba ako. Naglaba ako, nilaban ko yung mga damit namin, magdamag. As in, sabi ko, ayoko talaga nito. Then, wala. Hindi inalaw ni Lord na mawala yung baby. Diba? Parang, blessing yan. Marang ganun. Tapos sabi ko, that's natanggap ko na din siya eventually. Hanggang sa pina-check up ko na, pa-ultrasound na ako. Nung una, wala eh. Walang makita. Tapos after 2 weeks, pinabalik ako. Meron na siyang nakita. Kasi sobrang aga pa. Tinaguan ka niya kasi sabi. Ang aga ko kasing nalaman. Oo. Hindi pa ako mag-mense. Parang 1 week. Parang naniguro ka lang, parang iba yung feeling mo. Mm-hmm. Kasi alam ko pag ano, iba yung feeling ko, iba na talaga, totoo na po. Kasi nga, ano po, ako regular menstruation. Sobrang... So on the dot ka. Oo, talagang, kung kailan, iba 28 day cycle. Ganyan. Tapos, yun nga, eventually natanggap ko na siya. Tapos, nag-isip ako ng paano ko kaya isusurvive itong pag nanganak na ako, tatlo ni anak ko, isang tatlong taon, dalawang taon at baby, iiwan ko sa nanay. Kasi bumalik na yung nanay ko last year, sa bahay na siya ulit. Iiwan ko siya sa mama ko, parang hindi ko kaya. Parang hindi ko naman kaya na ako yung nanganak, tapos ibang tao yung mag-aalaga. Yung pinakamahirap sa lahat eh, yung ganung diba, parang, tapos, kailangan ko mag-business. Maghanap ako ng business. Kailangan ko ng other income. Kahit ano. Tapos nagbabrowse ako sa Facebook. Wala akong makitang business kasi ang mamahal lang investment eh. Mapapa-networking ka na naman nun. Malamang doon na naman. Pero ayoko na. Ayoko na ng networking. Sabi ko, traditional kahit ano. Kaya lang, pagka ganun, ano ka, susugal ka eh. Susugal ka kasi hindi ka sure kung kita ka ba o hindi. Tapos at the same time, nag-work ka. Mm-mm. Hindi mo siya matututukan. Hindi ko siya matututukan, honestly. Kaya nagda-doubt din ako mag-business. So, habang nagbabrowse ako one day sa Facebook, nakita ko tong advertisement na to. I'm not sure kung post lang siya or ads siya na dumaan siya sa world ko. Merong mommy, tapos may karga siyang baby. Tapos nakalagay doon work from home, ganyan-ganyan. Tapos, if you want to know, parang comment, how? Tapos, ang dami nag-how. So, naki-how ka doon. Naki-how ako. So, how? Tapos, after a while, may nag-message sa akin. May nag-reply sa'yo. Diretso sa messenger. She worked from home, nag-message sa akin. So, tapos,
may mga links na pinapa-open, ganyan-ganyan. Actually, hindi ko na masyadong ma-remember. Mm-mm. Pero parang ganun. Pero hindi ko siya pinansin. Sabi ko, ang hirap naman ito. Ang dami ililink link ko. Baka mo ba yun? Ibabayaran na naman din. Ayoko na. Tapos hindi ko siya, ano, Dentma. After ilang weeks, dumala naman siya sa wall ko. Tapos, parang nag-hi siya, sabi niya, hi! Pansinin mo ako. Ikaw ano ba ito? Ba't lagi akong napapatigil dito? Papansin na, talaga yung at na yan eh. Ako din, ganun din ako. Doon din ako. Kapag hinahanap mo siya, makapakita kayo. Pero pag hindi mo siya kailangan, kahit sumusulpan sa wall, oo, hindi mo siya papansinin. Correct. Nakikita niya, nakailangan ko siya, parang gano'n. Naramdam niya. Naramdaman niya. Nasa siya ng daan, sabi ko, papansin to. Eh, sige nga, puntahan ko na nga. Pinuntahan ko ulit yung messenger, hindi na ako nag-how kasi nag-message siya sa akin. Pinalikan ko yon. Tapos, nakita mo, yung baby, yung mother na may hawak na baby, sabi ni Jason, ngayon, ikaw na yung mommy dun sa ad. Na ano, may hawak na baby, di ba? Ang galang, di ba? O, tapos? Tapos? May mo yung links, hindi mo siya, ano? Tapos yung link, inopen ko na siya. Ah, okay. Inopen ko siya, o, nung pangalawa na, second time. Bakit wala namang mawawala sa akin kung hindi ko siya babayaran, hindi naman niya ako makukuha na ng pera. Parang gano'n yung ano mo yun, tumatakbo sa isip ko. Normal naman yun, normal yun. Sinasagot mo yung ano, sarili mong tanong sa isip mo. Tapos, okay. tapos nung inopen ko, in-investigate ko siya. Parang interesting to ah. Tapos, pinanood ko yung videos, diba? Papadalhan ka ng videos every day. Tapos, pumunta ako sa work from home, yung mga recent na mga post, pinanood ko din. Tapos hindi pa ako nagpapa-member sa Flip, medyo overwhelm ako nun, info-overload. Ang dami kasi, kailangan mo, nagpunta ako sa YouTube, nagpunta ako sa, dun nga sa work from home, roadmap na page. Doon ko nakita si Ate Princess, na nag, ano siya, na in-interview siya ni Sir Jason nga. Tapos pinanood ko siya, tapos, natuwa ako, sabi ko, dun ko na, ano, na parang totoo siya. Hindi siya scam, hindi siya networking, hindi siya kaano. Tapos, minessage ko siya, inanap ko yung Facebook niya. Princess. Then, nag-message ako, sabi ko, required po ba talaga na mag-undergo ng, ano, ng training? Mm-mm. Para makapag-work, sabi ko. Okay. And then, yun, sabihan niya nga ako na, ganyan. Hindi, kaya ko to, hindi ako mag-e-enroll. Sabi ko, mahal, wala akong pera. Sabi ko, mag-e-enroll. Kung may pera man ako, savings namin. Sabi ko, baka mamaya, hindi pa bumalik sa akin. Nadala ka na. Nakakadala, o. Tapos, gumawa ko ng Facebook, ay, ng ano ko, Upwork profile ko sa cellphone kasi wala akong laptop, wala akong internet connection, pero kung gusto ko siyang gawin. Hindi ko pala naisip na wala pala akong laptop. Tapos, nagkawa ko ng ano ko, online profile ko sa cellphone lang. And then, na-decline ako twice. Sabi ko, shit, hindi ko kaya to. Right ako. Buntis pa ako noon eh. August, 6 months. Sa third. And tapos, sabi ko, pinanood ko muna sa asawa ko, tingnan mo to, check mo to, tingnan mo, okay. So, sabi niya pa nga, hingi na approval. Oo. Tak mo nga to kasi para mamaya sisihin niya ako in the end. Pag mamaya scam. Para may baspas. Oo, diba? Tapos sabi niya, okay naman siya, so approve siya. Tapos yun, sabi ko, Ate Princess, pega akong link, pinagyan niya ako ng link. Di nag-enroll na ako. Mm-mm. Tapos nung nag-enroll naman ako, sa cellphone lang ako nanonood ng mga videos. Tapos pupunta lang ako ng... So ang in-enrollan mo... Tama, complete course yung in-enrollan mo, diba? Sorry. Tinodo mo na yung complete. Oo, nag-enroll ako ng complete kasi si Ate Princess complete eh. Correct. Todo na to. Wala, todo na to, diba? Feeling ko kasi talaga, kailangan ko ng guidance. Mas mag-guide ako pag complete yung package. Parang ganun yun sa isip ko. Baka mamaya pag-started, di ako pansin na ng mga to.
mas guided. Yun yung feeling ko. Tapos, one-time payment, credit card, pikit mata po. Pikit matang swipe. One-time payment sa sabi, pikit mata, oo, oh, diba? 13,000 yung lumaki. Pero, wala namang regret. Tapos, nung ano na, September, nag-start na ako mag-aral sa... Nag-aral muna ako bago ko ulit nagpasa ng online profile. Kasi, pero nung time na to, wala ka pa rin laptop, diba? Tama. Wala akong laptop. Nag-computer shop ako, cellphone lang. Tapos, wala rin akong internet connection. Tapos, na-realize ko pala na yung asawa ko, meron siyang kapatid na may laptop na hindi ginagamit. So, yun, sabi ko, hiramin natin. De, pinahiram naman niya kami, pero ang kapalit yung kama namin. Exchange deal, swap. Yun yung kapalit ng laptop. Sabi ko, sige, bigay mo na yan. Sabi na yung laptop. Huwag na tayong matulog. Magla-laptop lang ako. Okay. Salapag kami. Salapag okay. Lang. Tapos, ano, aral na ako laptop. Na ang problema ko naman, internet. Kasi yung subdivision nga namin, hindi siya pinapapasok. Yung mga internet provider. Yung mga provider, ISP, ah. Oo, ang pinapapasok lang yung Ultera by Oo, ganyan din yung sa Batangas, Ultera din yung gamit. Ultera ang gamit. Eh, ang daming feedback na mahina, ano, yung, na, mahina yung connection nga. Tapos, ayoko nang mag-apply doon kasi nga baka hindi rin naman kayanin. Sayang lang ano, yung application. Oh. Ang ginawa namin, may agent na nag-approach sa asawa ko na ang advice niya from Globe, walang pwede i-share ito. Why not? That's yung ganyan nga yung ginawa namin. Pinagawa, yun yung ginawa namin. Nagkaroon ako ng internet connection na malakas. So, yun yung ginagamit ko until now. Tapos, nung kumikita na ako, December, nagkaroon ako ng first class. So, after nung bootcamp, nagkaroon ka kagad ng client? After nung blue, ay, hindi pa pala. Hindi pa ako nag-a-apply. Kasi every time ako mag-a-apply, hindi ako nakakadating sa interview. Or pag may kasi pumapasok ka pa nga. Nag-work ako eh. So, nag-struggle ako noon. Paano kaya itong magkaka-client? Eh, lagi ako nasa office, 10 to 7. Minsan, hanggang 8 or 9 pa ako. Tapos pag may invites, pag-click ko maya-maya, wala na, may na-hire na. Parang ganon. Tapos sabi kong ganon. Di, sabi ko, kaya mo na nga muna, hindi muna ako mag-apply. Total, mga anak naman ako. Sabi ko, pag nanganak na lang ako, dun ko na lang siya si Kasuit. Pero, October, November kasi yung due date ko eh. November 24. October 19, yung chan ko, 8 months yung baby ko, nagko-contract na siya. Tapos, gusto niya na lumabas. Eh, hindi pa siya pwede lumabas kasi 8 months pa lang. Oo, yung pinaka-delegate na month eh. Yung pagod mo yung sa office, tapos pag-uwi ko, nag-aaral ako kasi nga, nagpupuyat ako, yung mga bata, inaasikaso mo. Yung pagod mo lahat, maaga kang gigising, hindi ka na natutulog. Nakaka-relate ako ng mga sinasabi mo. So, yan, tapos. At napagsabay-sabay mo yan. Grabe yan. Oo. Nag-contract yung chat ko, hindi kinaya. Tapos, pinag-bedrest ako ng doctor. Sabi ng doctor, oh, bedrest ka 1 week. Doc, pwede po bang 2 weeks? Sabi ko. Humirit. Todo na ka, 2 weeks. Plano ko mag-apply, habang naka-bedrest ako. Kasi nag-laptop lang naman, nakaiga ka dito. And then, yung 2 weeks na yon nagkaroon ako ng client. Naging available ako during interview, available ako. So after nung bootcamp, na-approve na yung profile mo? Na-approve na yung profile. Na-approve na yung profile ko noon. Pasa na ako ulit. Alam ko na kung paano gumawa eh. Kaya pala, dati. Na-discover mo na kung paano. Oo. Dati kasi, hindi ko alam paano eh. So, mali pala yung ginagawa ko. Mali pala yung ilalagay ko. At saka, pangat pala ng profile ko. Ayun. Tapos nung after ng bootcamp, ang dami ko natutunan. In-apply ko siya lahat sa profile ko. Tapos, nung
Gusto ko na magpa-coaching sana, kaya lang wala yatang available during ako weekend. Ba ito? Ako ba to? Hindi ako available ng weekend. Hindi ako. Kasi ang off ko that month, October, ano, weekend. Oo, so, pero next sabi month, ko sa'yo may panggabi. sabi ko nga eh. Pero ako naman yun, hindi naman ako kasi nag-reach out, kaya hiyain nga kasi ako, sabi ko gano'n. Tapos, and then yun, nagka-client na rin ako kaya hindi na rin ako nakapagpapunti. Hindi mo na ako kailangan. Oo. Basically, pag nagka-client naman kasi na talaga, hindi na rin required talaga yung coaching. Kasi hindi mo na ako. Kaya nga sabi ko, baka mamaya pag nagpa-coaching pa ako, hindi na ako pansinin kasi na... Dead mahina kita. Client ka na eh. Di sa iba na na. Oo, yung iba naman. Good chance to others. And then, October 31 yun, nakuha ko yung first client ko. Ang natatandaan ko pa nga, nag-post ako sa group, nagtatanong ako kung ano, may client ba talaga na nag-ano ng agreement. Ano NDA, non-disclosure. NDA, disclosure. Pero nag-comment ka nga na yes, parang gano'n. Ako ba? Ah, nasagot pala. Okay, okay. Tapos, yun, nagpasa ako, pumunta ako sa labasan, nagpascan ako, pinirmahan ko, tapos pinirid ko pala, kasi nerd ko sa kanya, pinascan ko. And then yun, siya yung first client ko, and then tinraining niya ako, paid training siya. So, anong mo dito, skill na in-offer mo dito kay client? Ito na yung e-commerce. Yes, oo, e-commerce na. Nag-start na siya, pero anong ang ginagawa ko sa kanya, ano, nag-upload product listings. Nag-upload ako ng mga product niya from Shopify to Shopify niya. Pero Mary, di ba wala sa bootcamp si e-commerce? So, paano mo siya naisipan na iyon ang pwede mong i-offer since hindi naman siya yung included? Wala talagang, wala pa tayong e-commerce na course. So, wala pa. Kasi before, frustrated online seller. same. Yan talaga siguro pag nanay, no? Try mo networking, online selling. Oo, pumupunta ako sa DT Soria, tapos dami kong binibili, tapos pinipicturan ko yun, pinapost ko yun sa wall, sa Facebook ko, kasi yun lang naman yun, akala ko ganun lang dati. So, doon ka nagkaroon ng medyo, idea. Tapos, alam ko yung concept ng dropshipping, tapos ang dami ko na rin kasi nakikita doon dropshipping, e-commerce, ganyan. Sabi ko, alam ko to, ito na yung applyan ko pag nag-ako ganyan. Okay. Before pa yon, bago pa ako mag-enroll. Kaya, doon na siguro talaga set na talaga yung mind mo na ito. Ang galing nung plano nung sa'yo, grabe. Oo, tapos, nasan ako? Diba Hinire niya ako October 31. Tapos this November, first week, nakuha ko pa yung dalawang client ko. So, tatlo na sila. Pag talagang it rains, it pours talaga. Ganyan din yung sa akin nag-start. Pag una din, so, tatlo. So, sila. 9 months ako nun, buntis ako. Tinutulungan ako. Malapit ka na. Ano ka na? Chuka na anytime. Doon na ako. Pero kumukuratsa ka pa rin. Oo, kailangan kasi, di ba, ito na yung opportunity. Hindi na ako bumalik sa office. Dere-derecho na yun hanggang November. Naka-maternity leave ka na, dere-derecho. Pagkapangan ako ng November, maternity leave na ako. November, December, January, 2 months. Dating ng December, inintay ko yung bonus ko. Pinangbayad ko siya ng utang ko para at least wala na akong isipin. Oo, tapos may nakuha pa ako sa SSS, tapos may sweldo pa akong pumapasok. Tapos November, December 19, nag-file na ako ng resignation. Kasi ang galing nung sa'yo, perfect timing lahat, no? Tapos lahat ng mga oras mo, hindi mo sinayang talagang lahat. Ginrab mo yung lahat ng opportunity na pwede ka talagang makapag-work. So, sabi ko nga, perfect. Pero ang perfect ng timing lang talaga. Galing ni Lord. Oo, talaga. Pag pinag-pray mo talaga, ibibigay niya sa'yo, para sa'yo. Tsaka yung timing niya talaga, ang perfect lang. Tapos, no, January yun, nag-resign na ako. Until now, tuloy-tuloy naman yung client ko. Hindi naman ako. Hindi ka nababakante. Hindi naman nababakante. Pag may nawawala, may dumadating na ulit. Kanya. And, yun, namamanage yung time kasi andito yung mama ko. Siya yung nag-aalaga. So, hindi na siya umalis? Hindi na. Mula last year, hindi na
siya umalis. So, pero, hindi ka rin kumuha na ng yaya, si mother, dear na lang ang nagbabantay at saka ikaw. So, ako sa baby at saka sa work, si mama sa dalawang bata. Siya nag-aasikas. Tapos tulungan kami sa household. Pero si husband, until now, nag-work pa rin din sa job. Nag-work. Hindi, ano na siya, SM. SM department store. So, sobrang nakakaano yung kwento mo. Kasi parang, di ba yung iba, parang ang nagiging problema pag nagsastart, walang laptop, walang internet, tapos hindi alam kung paano gagawin. Ikaw, lahat nagawan mo ng paraan. Talagang, kasi ito yung gusto mong gawin, di ba? Opo, at saka December, naibalik ko yung laptop, nakabila ko ng bago. Nice! So, may bago ka ng laptop. Bongga. So, binalik pa yung kama. Hindi. O bakit hindi binalik yung kama? Hindi pwede to. Ibalik ang kama. O may mas maganda ka ng kama ngayon, I'm sure. Hindi, bibili pa. Ah, nice. Hindi mo na pag ano na lang. Ay, di ba meron ka pang isa? Ikwento mo naman yung isa mo pang na ano na ngayon, na investment. Yes, eto muna. Oh, sige, bumili ako ng automatic washing machine. Kasi yes! Oo, importante yon. Kasi siya, parang... Ang dami niya sa buhay. Correct. Mm-hmm. Sobra. Tapos, parang iwan mo lang dyan, nag-work ka pa dito. Oo, di ba? Sampay mo na lang, tapos na. Oo. Sana galing. Nga maka-invento na rin ang taga-sampay, di ba? Para hindi na tayo mahirapan at saka mag-tiklop. Gumaganan yung damit. Oo. May magsasampay, may mag-tiklop na rin para wala na tayong problema. Na din. Tapos so, tapos nag-kumuha na kami ng bahay kasi nangungupahan lang kami. Yay! Ang galing! Ang dami mo nang napundar. 2017 ka pala nag-start, di ba? Ang dami na, naunti-unti mo na. So, ang galing talaga. Perfect. So proud of you. Lahat lang talaga perfect timing. Ganun talaga eh. Pagka si Lord nagbigay ng blessing, talagang ano rin niya eh, kung kailan ibibigay. Kung kailan yung perfect timing talaga na ito ang para sa'yo. Kaya kita binigyan ng baby na ganito kasi meron kang magkakaroon ka ng ganito. Plano niya. Ayaw niya kung magstay lang forever sa dininigin. Yung hirap ng sitwasyon ko before, yung sweldo mo. Parang pinaiikot mo lang. Sweldo. Oh, ganun at ganun lang nangyari. Wala kang naiipon. Pero ngayon, pagod ka pa sa biyahe. Kahit gaano ka magpagod, ganun pa rin yung sasahurin. Mo. Tapos, walang extra. Wala man lang tip, di ba? Correct. Tapos wala ka pang time sa anak mo. Pagdating mo, dami mo pang pagdating gagawin. Pagdating mo, tulog na, oo. Tulog na kasi gabi na ako lumalit. Correct. So, sobrang sobrang feeling ko ang daming mga mothers na nakaka-relate. And mahirap talaga pag para sa anak mo talaga. Lahat gagawin mo. Yes. Ayun na nga. Ganun na nga. So, ayan. Tignan, magbasa-basa tayo ng mga commented. Oh, sabi ni Jason, wow, amazing naman. Dati walang laptop, baon sa utang. In 1 year, bibili na ng bahay. Proud sa'yo si Bossing. Sabi ni Peachy, kaka-inspire naman story mo, Mary. Ang saya-saya naman. So, ang daming nakaka-relate. Super galing. Di ba? Ang galing. Sobrang galing talaga kasi ang laki, ang bilis ng ano mo eh. So, ngayon, tatlo pa rin yung client mo. Yun pa rin yung from last year. Lima na sila. Limang wow! Client. So, may limang client, may tatlong anak, may baby pa. So, saan ka pa? So, nakakatulog ka pa ba? Yes, nag-outsource ako. Ayun, ang the best. So, di ba parang nag-join ka dito sa 30 days na ano ni LJ, di ba? So, nakatulog sa kanya yung mindset na ano. So, nga pala mag-thank you kayo sa LJ. So, thank you ka dyan. Hi, LJ! Hi! Thank you so much. Sobrang laki na naitulong ng 30 days mentorship na binigay mo po para sa amin ng libre. Alam mo yun, sobrang generous. Diba? Yung si LJ. Yung mindsetting talaga yung pinaka-importante. Tapos may pinagawa siya sa amin eh. Yun yung pinagawa. Pinagalitan ka ba dito? Hindi. Nagpagawa siya sa amin ng goal. Tapos ilagay mo siya dun sa lugar kung saan lagi mo siya makikita. And very effective siya. Hanggang ngayon, nandun pa rin siya. Nakalagay dun house and lot. So, ayan na. Ito na yung house. Nice siya. Naman. LJ, pa-mentor nga ako. Gusto ko rin ang house. Hindi. Kasi ano eh, ang tawag dito, yung minsan pag napapagod ka, di ba? Parang itignan mo lang pagpagod na
Oo, pag pagod ka, ayaw mo mag-work, ayaw mo halos buksan yung laptop mo. Pero pag nakikita mo yung goal mo, ay sipag-sipag mo, di ba? Kasi yun yung inspiration mo, yung ano ka eh, di ba? Yun yung reason bakit ka mag-ano, mag-dun. Correct. Tsaka pag tinitan mo lang yung tatlo mong anak eh. Kung pa lang eh, mapipilitan ka ng ano eh, teka, kailangan talaga magtrabaho para sa kanilang tatlo. Yung bills, lalo na ngayon summer. Correct. Ang init, diba? So, kailangan aircon talaga dyan. Kailangan parating malamig. Sobrang. Eh, baby ka wawa pag may pag may baby, importante talaga may aircon dahil sa ating ano klima na sobrang init. So, sabi ni Princess, haha, di talaga siya scam, yehey. Buti na lang piniyam kanya Princess. At nalaman niya talagang hindi scam si Jason. Teka, babasa pa tayo na baka may mga tanong kayo para kay Mary. Sabi ni LJ, it was my pleasure. I'm very glad and proud of your achievement. Pa-coach din ako, LJ. Mentor mo din ako. baka meron dyan mga mothers na gustong magtanong sa kagaya ng pinagdaanan ni Mary na yun, from walang laptop, walang internet, wala lahat siya nung means, pero yun, napagtagumpayan niya pa rin ang maging freelancer. So, nasa ano talaga yan eh, sa mindset ng tao. Kung ito talaga yung gusto mong gawin, then go for it, di ba? Walang pwedeng pumigil sa'yo kahit wala. At wala rin gagawa kundi ikaw lang. Okay. Hindi naman pwede yung gawin ng ibang tao. Ikaw lang din, diba? Yes. Kapag, very true. Yun eh, parang wala namang gusto magtanong. may question kanina about how to be an eBay product lister. Di na daw mahanap ni Jason. So how to be daw an eBay product lister. So parang ikaw, diba, nakakuha ka ng client na nag-train sa'yo para lalong matuto. So, ang eBay kasi, hindi ako familiar pa sa eBay. Ang client ko kasi more on Shopify lang. Ah, okay. So, yun. Hindi pa siya masyadong ano. So, maglabas ka na kasi, bossing, nung parang tungkol sa ano. So, e-commerce na course. At saka customer support. Maganda kasi sa e-commerce, marami kang venture na pwede kang e-commerce. Customer service, pwede product list, pwedeng product research, pwede din naman ano yan yung product magpupulpil ka ng order order fulfillment. Okay. Ayun. So sabi ni Rich ba to? Same situation. Former BDO employee din. Resigned after several years dahil gusto ko i-prioritize ang anak ko. Nag-start din ako as e-commerce VA. So lahat ba ng taga-BDO nagiging e-commerce VA? Yun ang nagiging ano nyo, puntahan. So, no, yeah. Kasi ano kami, parang nagbibenta kami ng charot. Yun yung malapit. Yun yung closest. So, sabi ni Malin, ako rin, push ko rin magka-laptop. Nag-loan sa Pag-ibig para makabili kahit second hand. If there's a will, there's a way talaga. Yes. Tama. Correct. Tapos, ang tanong ni Maria, are your 5 clients flexible working hours po? Yes. Ang maganda sa e-commerce, flexible. Hindi mo kailangan sabayan oras nila. Pagtulog sila, mag-work ka dito. Ganyan. So, nakakatulog ka pa naman din ng 8 hours a day? O, hindi ako nag-work ng madaling araw. Tatulog ako. Nice. Okay. I'm sure tinuro yan ni LJ sa'yo. Kaya, ganda. Sabi ni Entoy, hindi siya, Entoy, single ba si Mary Jane? Hindi siya single. Tatlong ano. Panoorin mo ulit. Mukha lang siyang single, pero hindi na siya available. Sabi ni LJ, may mentor kita na sa bahay niya sa June. Basta pakainin mo ako ng healthy, ay hindi ko maipapanga ako na magiging healthy ang makakain natin. Sabi ni Mitch, hello po. Hello, paano mag-outsource? Gusto ko kasing pauwiin husband ko from Dubai at ibigay yung isang work sa kanya. Magturo ka, paano mag-outsource? Yung akin kasi lahat sila Upwork. So hina-hire mo ba?
yung ano, hinahire mo din through Upwork yung mga in-outsource mo or directly mo siya hinahire? Actually, kamag-anak eh, kapatid. Ah, okay. So, dito sa bahay, pag mag-rest na ako, siya naman. Ah, so, ang nangyayari? Same tracker. Okay. So, parang pinapagamit mo sa kanya yung tracker mo. Tapos siya lang yung gagawa. Para ikaw pahinga at the same time. Hmm. So, pwede yun pagka ganon. Pero yung tipong, ano, medyo delikado pag ano eh. Pagka ganon yung gagawin sa hindi mo kilala or nasa ibang... Pagka mag-anak, okay lang. Siguro. Pero kung hindi mo kilala, i-outsource mo, diba? Ibigay mo yung credentials mo eh. Correct. So, oo. Kasi baka mamay ma-withdrawan ka pa. Diba? Oh, wala mo yung mga details mo. So, yun. Okay lang yung ganon na sistema. Pero, ano, no-no talaga yung pag-anak. Hindi mo kilala. So, yun. Ganon daw, Mitch, yung kanyang, ano, ganon yung way ni MJ, ni Mary. Pero ako kasi, ang ginagawa ko, nagda-direct hire ako either sa student group natin or kung meron talaga akong trusted, may kilala na ako na alam kong hindi ako mapapahiya dun sa work. Kasi yun, mahirap din. Mahirap din siya. Oh. Kasalala yung ano mo. Kailangan talaga din ma-monitor mo yung ano. Kailangan mo alamin din kung talaga. Oy, kasi pag may nangyaring hindi, ano, ikaw ang... Ikaw yung hired sa Upwork, ikaw yung ma-feedback ka ng mababa. So, dapat, ano, trusted talaga. And alam mo yung gawa nung i-hire mo. So, yun. At saka yung binibigay ko lang naman, yung madali lang. Para hindi ako masyadong... Oh, merong proud dito si Marvin. Yes, asaw ko yan. Ay, nanunod ako. Ba't ka nanunood? Nasa work ka. Kita mo niya manonood daw siya. Manonood naman si Happy, proud na proud. O si Princess, how many hours do you work daw? May mga nagtanong kanina. Iba-iba. Minsan 8 hours. Pero hindi ako lalagpas ng 8 hours. 6 hours, 5 hours. May time ka pa niyan makipaglaro kay baby, di ba? I'm sure. Sa mga anak. Sabi ni Jason, Lerma, may coaching and mentorship sa bootcamp pero different sa mentorship na dinaanan ni MJ dati. Oo, iba yung ano, dinaanan ni MJ, ni Mary na ano, na mentorship kasi parang nung time na yun, exclusive lang siya. Exclusive siya for ano, complete VA bootcamp students. Parang may in-offer lang si LJ nung time na yun after nung interview niya yan, 'di ba? Parang may interview si LJ nun with Jason. Sa Just Success. Tapos after nun niya ito in-offer na mentorship. Sabi, magaling sa perang mga taga-BDO daw. Magaling nga ba? You find ways? Pag-BDO, na-practice mo yung ano nyo, tagline ng BDO, we find ways. Kaya, kapag bank teller, madaling ma-approve sa ano, credit card. Kaya maraming kami credit cards. So may source si Mary. Anya. Si Roda, how much na pong income yung ngayon monthly? Oh, share mo ba to? Roughly, nasa 6-digit na ba si Mary? Feeling niya grabe, hindi pa. Hindi pa daw, pero sadyang matipid si Mary. Meron siyang timeline sa account. Andito pa ako sa stage na trial and error. Parang ganun. Hindi pa yung ano. Pero I'm happy din sa mga achievements ko na. Of course. So oo, kaya ang bilis kaya nung sa'yo. 2017 ng October, buntis ka pa noon. Para sa isang buntis na nag-work pa ng, ano, ng due date mo na. Ang hirap kaya noon, tapos tipong nananakit na yung siyan mo, nagko-contract na, diba? Tapos mahirap ang kumilos, masakit sa likod, kailangan laging merong nakaan sa likod mo. Sobrang galing mo kaya. Sobrang feeling ko ako hindi ko kinaya yon. Kasi di ba pag buntis, tamad ka. Parang gusto mo parating matulog, gusto mo lagi nakahilata. So ikaw, hindi mo ginawa yung normal na gawain ng buntis. Gusto ko na kasi mabago yung buhay ko. Gusto ko na naman, paiba naman yung hindi naman karoon ng so, financial freedom. Yun talaga. Nasa tao ang gawa. Nasa Diyos ang tao. So, dapat gumawa pa rin. Kahit nagdasal ka, ito yung hiningi mo. Dapat talaga may kapantay na ano, na hard work. Hard work. Super galing mo talaga. Nakaka-inspire ka sa karamihan, sabi ni Rhea.
paano po magpa-mentor sa inyo? Sino po? si Rams. Ramex. But ano ba? Paano may parang? Enroll ka sa VA Bootcamp. Oh, or pwede, kung wala ka pang budget, nandiyan naman ang free VA course muna. And start. And marami tayong mga ano, mga sa flip, maraming tao dito. Mga makakatulong sa'yo na mga links para makapag-start. Sabi ni Maria, is your rate hourly? May we know how much po to have an idea with regards to role and rate? Like as product researcher, maybe 250 per hour or per listings? Nung bago ako, yung unang-unang kong client, $3.30 yung rate ko. Hourly siya. Tapos naging $4, tapos ngayon $5. Ito yung ano yung sabi mong parang paid test, diba? Parang trial ka. Tinitrain ka, pero bayad ka na, pinabayaran ka na rin at the same time. Tapos ngayon, naging Chris na rin, eventually. Yes. Naging 4, naging 5. Ano, may, parang tinatanong siya about yung ano, kung 250 per order or per listing. Per hour ka kasi, diba? Ano ba hourly, oo. Hindi ko alam yung per listing. Hindi alam daw ni Anna. Kasi may iba yatang nag-o-offer na client na per listing nga. Kanyari, $0.50. Pag ganun, ayoko eh. Gusto ko talaga hourly. Nahihirap ko. Sabi ni LJ, February ko lang yan na mentor and na coach. Tapos, ang bilis agad ang progress. May pa lang. Proper mindseting talaga. Mabait. Eh, magaling yung ano mo, kinoach mo. Masyado siyang masunurin sa mga bagay-bagay. Classmate ko si Myrtle. Hi, Myrtle. Ay, oo nga, si Walter Salvador. Oo nga. Naputo lang aking ano, ang aking interview sa kanya last time. So, baka may continuation yon kapag available. Ay, hala, 6 o'clock na. Ang bilis ang pangyayari. Ang dami kasing kwento ng buhay. Kita mo nga naman. Sorry naman. So, ayun. Last, ano tayo ko? Anong tips or anong masasabi mo para sa mga newbie na katulad na, mga newbies na gustong maging katulad mo yung na-reach? Siguro, ano, simple lang. Unang-una, syempre, pray hard. Sabihin mo kay Lord kung ano yung gusto mo, ano yung dream. Specific. Specific, oo. Alam niya naman yung pinagdadaanan mo, eh. Alam niya kung ano yung kailangan mo, pero kailangan mo pa rin sabihin sa kanya. Kung mas maganda yung pumunta ka sa kwarto, yung taimtim mo pagdadasal. Kung pwedeng isigaw mo, iiyak mo, lahat gawin mo, then labas ka ng kwarto, i-claim mo after yung blessing. Sabihin mo na na-receive mo na siya, di ba? Para ma-receive mo nga siya. And then, paglabas mo ng kwarto, punta ka sa computer mo, mag-apply ka, i-apply mo yung mga natutunan mo, kung meron man, kung wala, do your own, mag-research ka, Google, YouTube, ang dami. Tapos, after nun, may mga challenges talaga, hindi yan mawawala. Huwag ka lang susuko, never give up. Kasi ang challenge talaga, andyan yan. Kahit ngayon, bukas, in the future. Kapag ngayon pa lang, hindi mo na siya in-overcome, paano pa siya haharapin bukas or sa susunod? Diba? So, kailangan ngayon pa lang, i-ready mo na yung sarili mo, nadadaanan mo talaga siya. Alright. And then, ayun, tapos, do your part and let the Lord do the rest. Do the rest. And that's it. Nice. Thank you, Mary. Thank you for allowing me to interview you. Buti pumayag ka. Di ba nung una parang nahihiya ka pa? Ayoko, ganyan. Nahihiya ako. Kasi sobra kayang nakaka-inspire yung shinare mo. Shinare ko yun kasi sobrang blessed ako from church. Sunday yun eh. Sabi ko hindi pa ako nagka-thank you kay Jason sa lahat ng achievements ko. And yun yung way para pagpa-thank you ko yung lahat ng blessings na na-receive ko. Oh, nanunod naman siya. I'm sure very proud din siya sa'yo. So, yun. I'm very sure many mothers are inspired, especially those who also wants to work from home. Like, at saka kaya po kahit tatlo yung anak mo, apat. Oo, tagdagan mo pa bukas. Ayoko na. Hindi, tatlo na. Enough na, no? Yun. Nagpa-implant na ako. Ah, okay. Ako hindi pa. Pero ayoko na magdagdag. So, yan. Yun, sana maraming na-inspire. I'm sure marami talaga. And yun, yung mga mothers din na may mga baby na ayaw na rin din nilang iwan yung mga anak nila. Yung gusto nilang
nakikita yung every milestone. Yung baby ko 5 months, pero super worth Sasalita it. Sasalita na ano. Ay, joke lang. Alam mo yung breastfeeding siya eh. Full breastfeed. Ayaw niyang magdede sa bote. Oh, nice. So, sobrang thankful lang na first time ko na-experience yun. Kasi sa pangalawa panganay ko, lahat sila. Nahirapan ka. Kasi talagang kapag nag-work ka. Saka super healthy pag ano breastfeed. Saka iba yung bonding kapag breastfed. Iba yung bonding, oo. Tsaka yung ano nagagawa mo. Ano ba yung babae? Babae ba siya? Babae po. Babae. Nice. While working, breastfeeding, and earning, ang saya. Ang saya lang. Bongga. Super. Ang bongga talaga. So yan, thank you so much, Mary. So, thank yan. You po sa lahat ng mga nanood hanggang huli. Yay! So yon, on next Wednesday, manood ulit kayo for another Chess Success Session with, ano naman, bootcamp student din, si Monette Meho. And for those who want to work from home, check our PVA course at pvacourse.com. So if you want also to invest on yourself, you can check also our VA Bootcamp course, vabootcamp.ph. Yon. So yon. Wala na, yun lang. Thank you so much, everybody. Goodbye. Bye, Mary. Salamat ulit. Bye-bye, Nana. Bye. Thank you. Bye, everyone. Kala, end ko lang.